man ngayon, dinala ng pagkakataon, nag-iisang humarap sa hamon, at hindi uurong. Kahit nasa malayo ka, saan mang panig ng daigdig, tinig mo'y makakarating, pakikinggan ang iyong hiling, ang tinig Pinoy, karamay mo. Kahit sa ang dako ng mundo, isang mithiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ugali nating ginagisnan, mula noo'y nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. Sigaw sa buong mundo, nang marinig ang tinig mo, tinig natin ay pagsasamahin, tagumpay ay magkakambit, ang tinig Pinoy, karamay mo. Kahit sa ang dako ng mundo, isang mithiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ating kinagisnan, mula noon nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. This is Tinig Pinoy. Tinig Pinoy. Tinig Pinoy. Isang mapagpalang araw po ang sanay sa mga ating lahat. Kahit nasa ang bahagi ng mundo tayo, nandoon sa kasalukuyan, kayo po ay nanonood ngayon sa Tinig Pinoy Special Edition. Napakagandang araw po ang dinaranas namin ngayon dito sa Ottawa. Sana kayo man din, kung nasa ang puok man kayo ng mundo o ng Pilipinas lalo na, ay nag-i-enjoy din sa magandang weather. Although we know we have a problem as far as the temperature is concerned, particularly dyan sa Pilipinas. Isang special program po ang hatid namin ngayon dito sa inyo. We have a very special guest today. At yan po ay dalawa dyan ay magpe-perform live for us. And when we were doing the testing, I was so excited because they are really performing very nicely, just like the other time when we had the team of Bench Liabore. Guest din po natin ngayong araw na ito ang kagalang-galang na ambassador ng Pilipinas dito sa Canada. Siya po ay introduce later ng ating lady host, Regina Sosing. Magandang umaga sa iyo, Miss Regina. Magandang umaga po, Kuya Dan. Magandang hapon, magandang gabi sa mga katinig natin kung saan man po kayo naroroon sa mundong ito. Isa pong magandang araw kahit maulan dito, Kuya Dan, sa Ottawa, Canada. And yes, pack na pack ang iyong show ngayon, Kuya Dan. Yes, it is. And we're proud of that because that means, you know, our listeners will enjoy even more dahil mas marami tayong kasama ngayong araw na ito. So Regina, I think it's about time we introduced our special guest. Correct, Kuya Dan. Let's go right ahead. Kayo na po ang mauna. Oh, I was hoping you would introduce the ambassador. Absolutely. Naku, Kuya Dan, noong Sabado, just a weekend ago, nakasama ko sila because inimbitahan nila ako na mag-MC sa event nila in promotion for Flavor of the Philippines. So I am very honored to introduce to you, mga katinig. I think first time natin makasama dito sa Tinig Pinoy Radio ang ating pong mahal na ambassador of the Philippines to Canada. Wala pong iba kundi si Her Excellency Maria Andralita Austria. Hello po, Madam Ambassador. Good morning, Dan. Good morning, Regina. I'm very honored to join you this morning. First time ko dito sa show na institution na dito sa Ottawa. So thank you for inviting me.
Kuya Dan and Madam Ambassador at mga katinig natin, napaka I had been very impressed po sa mga causes that our Madam Ambassador is championing. Isa po dyan, of course, ang promotion po ng Pilipinas, lalo na po pagdating sa flavor of the Philippines. So Madam Ambassador, tell us, April is very important about flavor of the Philippines. Kwentuhan niyo po kami. Thank you, Regina. April, actually, in the Philippines, is Filipino Food Month. So, dito sa Canada, ang contribution natin sana to promote Filipino Food Month is Filipino Restaurant Month, itong buong buwan ng April. Ang idea kasi, dito sa Canada, pag inisip mo gusto ng mga taong kumain sa labas or mag-take out, anong kakainin natin? Naiisip nila, Japanese tayo, Chinese tayo, Vietnamese. Bakit hindi top of mind? Kasi sa Filipino restaurant tayo kumain, especially among non-Filipinos. We are 1 million strong in Canada. We are in every part of Canadian life. Isn't it about time that we are also part of the food scene in Canada? So thus, inaanyayahan namin ang lahat sa Filipino Restaurant Month. For the Filipinos, balikan natin yung mga pagkain na kinalakihan natin and let us introduce our friends and have our friends experience a slice of the Philippines through our cuisine. Yun yung idea ng Filipino Restaurant Month. Napakaganda. Beautiful. Po. Beautiful. Yeah, maraming salamat po sa paunang salita tungkol dito sa ipinag-celebrate natin dito sa Canada. Pero bago po natin i-ask ang ating ambassador na bigyan tayo ng mas malawak na perspective tungkol sa paksang ito, let's bring on screen also and introduce our other guest. Una dyan ay ang napaka prolific na composer. He's also a director and a producer. Wala pong iba kung hindi ang leader ng Team Liabore, Benj Liabore himself, who's also based in Canada. Yes, magandang umaga Kuya Dan at Ma'am Regina at Ma'am Ambassador yes, ng Pilipinas. Kamusta po kayo? Maraming salamat po at muli kami ay nandito para magbigay po ng magagandang tinig na makakaaliw sa inyong araw, mga kakumars, okay. Mga nandyan sa baba. Ayan. Thank you, Benj. Now I want to ask you to introduce our two performers today. Yes, akmang-akmang nga ang araw natin sa kagwapuhan at kagandahan ng artist natin ngayon. Siyempre, pinagmamalaki po ng Liabore Music Production ang ating makakasama ngayong araw, Ma'am Regina at Kuya Dan. Isa siya sa tinaguri ang the sole premier balladeer ng ating music productions. Walang iba kundi si Arch Lopez. Ayan, siya po yung ating makakasama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Of course, Kuya Dan, Miss Regina, and sa ating ambassador, Miss Maria. Magandang gabi po. And everybody na nanonood po sa atin dito sa Tinig Pinoy, mga kapatid. Please share the live stream po. Thank you. Yes, o diba? Narinig naman natin na si Arch ay isa sa mga dala-dala natin ngayong araw. Pero hindi magpapahuli ang isang pinagmamalaki din, Kuya Dan, ni Liabore Team. Ang isa sa tinaguri ang the finest diva o soul diva ng Liabore Music. Walang iba kundi si Jancy Tamares. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Of course, kay Sir Dan, Ma'am Regina, and Ma'am Ambassador. Magandang araw po sa inyo at sa aming Sir Liabore. Thank you so much for inviting me. Thank you po. Okay, maraming salamat. Thank you, Ben, for introducing our guest today. And now, we will go back to what we were talking about earlier, yung tungkol dun sa sineselebrate nating special event dito sa Canada. Madam Ambassador, I understand that other than the Filipino Restaurant Month, we are also about to talk tungkol dun sa flavors of Filipino foods. Is that correct? Yes, that's right, Dan. Last Saturday, we did an event called Flavors of the Philippines in partnership with Locordon Blue, yung kaisa-isang Locordon Blue dito sa buong Canada. Essentially, we invited about 50 people who have not had the chance to try Filipino food. And our
star chef, si Chef David Vinoya, taught them how to cook adobo and maha blanca. So again, it's part of the promotion to introduce more people to our food and actually our culture. Mm-hmm. Parang iconic food na natin ngayon dito, ang adobo, di po ba? Totoo yan. Kaya lang minsan, pag tinanong mo yung mga Canadians kung anong Filipino food, ang nakikilala nila normally, pansit at lumpia. So we thought, that is also true. Diba? So we thought it would be good to widen their appreciation kung ano talaga yung Filipino food. Para rin yun din yung pagkakilala nila sa atin. Minsan, nasti-stereotype tayo into certain occasions, nakakalimutan nila na napakarami ring Filipino doctors, napakaraming Filipino nurses, architects, at professionals na nandito sa Canada. That's true, yes. Doon po sa flavors of Filipino food, ito po ba ay isang taunang event din na katulad ng Filipino Restaurant Month, which is now on its third year? Yes. Yes, Dan, that is the goal. This is the first year we're doing it, but ideally, ang gusto sana namin, magkaroon ng mga, alam mo yun, miles, every year, merong nilulook forward to na mga events na nag-highlight ng Filipino culture. April is Flavors of the Philippines and Filipino Restaurant Month. May is Asian Heritage Month. And June is Filipino-Canadian Heritage Month as declared by Parliament. So parang ganda na sineselebrate natin yung different facets of the Philippine culture every year. Wow! With a million Filipino living now in Canada, we certainly are getting the limelight, aren't we? Especially because of this event that you are putting together. Yes, we are, Ben. Dan, at hindi lang dito sa culture. Actually, nakakatuwa ding tingnan na pati sa politika, bumibida na tayo. Ngayon, meron tayong one member of parliament, na cabinet minister pa, may isang senador din tayo na Pilipina. Tapos sa madaming mga provincial assemblies, bida din tayo. Galing ako sa Manitoba na ang Minister of Immigration is a Filipina, si Malaya Marcelino. Oh yeah, that's right. Talagang naiiwan na, nabibigyan na ng malaking imprint ang ating lahi dito sa Canada. Isn't that a wonderful thing happening, Regina? Absolutely, Kuya Dan. At sa ating mga wonderful guests po, Madam Ambassador, ang ating ang Team Labiori owner is from Alberta. Sila also are celebrating and also participating Filipino Restaurant of the Month, di ba? Yes, actually, there are 40 restaurants all over Canada participating. Alam nyo ba na may mga Filipino restaurant hanggang sa Prince Edward Island, hanggang sa Yukon. So talagang everywhere tayo. Ang isang Regina. Si Ben Labore actually is also residing in Canada, and I was asking him, he never responded to me about it, kung meron na siyang na-experience na Filipino Restaurant Month. So, Benz, if this is the first time you're hearing about this, then I suppose being one of the most active Filipinos in Alberta, palagay ko dapat maging aware ka and then help us promote this particular annual event. Yes, dito po sa Alberta, marami ding mga restaurant ang bukas at ano para sa mga Pilipino. So, nakikita ko po ang mga sinasabi ni Ma'am Maria na nag-celebrate dito sa Alberta. Pero hindi pa ako nakadalo ng mismong araw kung saan sila nag-celebrate ng mga ganyan. Pero marami po dito, kalat na kalat po ang restaurant dito sa Canada. Ah, interesting. Mm-hmm. So, medyo nauubusan ako ng sasabihin, na-overwhelm ako eh. I haven't realized. Go ahead, Regina, please. Hahanapin natin yung restaurants na nagpa-participate sa at ipapadala natin sa iyo. I will coordinate with the office of the Philippine Embassy. Kaya kailangan mo puntahan mo bago magtapos ang April. Right. Yeah. If I may, ano ko lang, maikwento ko lang.
kasi instead of course, enjoying Filipino food, dito sa Filipino Restaurant Month, pag nagpunta kayo during that month, syempre may mga promo na prices, at the same time, may mga raffle prizes para sa mga magpupunta sa Filipino participating Filipino restaurants this month. May mga prizes na merong prizes na galing Pilipinas, may prizes na galing dito. So yun yung added incentive for people to make an effort to visit the restaurants this month of April. That's beautiful. Unfortunately, para sa ating mga guests na nasa Pilipinas, they may not be able to enjoy that. However, at least alam ninyo, Jamsi and Arts, that ang mga kababayan natin dito sa Canada ay tinitingala na rin. Hindi lamang sa larangan ng performances, kundi maging sa mga food natin, sa ating mga pagkain. Nagiging popular na tayo. Sana dumating yung punto, Ambassador Gina, Benz, Jansi, and Arch, na ang pagkaing Pilipino, katulad ng nabanggit kanina ni Ambassador Austria, ay maging kasing kilala na nung mga pagkaing in Czech, halimbawa. Chinese cuisine is very popular wherever you go. And so are also Vietnamese food here in Canada. Sana dumating yung panahon na ganun ang mangyari. And I think we are in the right track for this thing to occur, not immediately, but at least dahan-dahan. And thanks to the effort of the people behind the flavors of the Filipino food and Filipino Restaurant Month. Okay? Medyo ginugutom ako sa pinag-uusapan natin. So, siguro ngayon ay papasukan muna natin ng konting entertainment. And this is courtesy of Arch Lopez. And I would like to give the opportunity to Benz to introduce Arch and his performance today. Benz? Yes, maraming salamat Kuya Dan. Bago tuluyang magutom ang ating mga kakumars at kakupars at ating ambassador na si Miss Austria at si Miss Regina, ibibigay ko po sa inyo ang isa sa mga komposisyon ni Labori Team na kung saan kwento ito ng mga taong nagmahal pero hindi siya pinili hanggang sa dulo. Hindi rin siya naging grateful sa taong nagmahal sa kanya. Ito po ay para sa mga taong talaga namang umaasa pa na sila ay mahalin. Pero sa dulo po ay hindi sila pinili. Bagkos, nagpapasalamat pa rin siya sa pagmamahal na ibinigay sa kanya sa awiting Walang Alinlangan na bibigyan tinig ni Arch Lopez. Alam kong ika'y nasaktan sa aking paglisan. Di nasabi ang tanong ng isipan. Nakita kang nag-iisa't luhaan. Ako ba ang sadyang nagkulang? Hindi nasabi ang tunay na dahilan na hindi na ako masaya. Patawad kung nasaktan kita. Di naging madali ang pag-iwan sa'yo. Ika'y nag-iisang lumuluha ang puso mo. Alam kong kay sakit ang pag-iwan sa'yo. Ngunit salamat pa rin sa pagmamahal mong walang alinlangan. Walang alinlangan. Hindi na pwede maibalik pa pagmamahalan nating dalawa. Sa aking paglayo
buo na ang pasya. Salamat ngunit pinili ko siya. Di naging madali ang pag-iwan sa'yo. Ika'y nag-isang lumuluha ang puso mo. Alam kong kay sakit ang pag-iwan sa'yo. Ngunit salamat pa rin sa pagmamahal mong walang alinlangan. O tama ba na iiwan ka at siya ang kasama? Binigay mo ang lahat ngunit hindi pa rin sapat. Salamat sa pagmamahal mong tapat. Di naging madali ang pag-iwan sa'yo. Ika'y naging isang lumuluha ang puso mo. Alam kong kay sakit ang pag-iwan sa'yo. Ngunit salamat pa rin sa pagmamahal mong walang alinlangan. Ngunit salamat pa rin sa pagmamahal mong walang alinlangan. Thank you po. Yeah. Yan po ang walang alinlangan. O, diba? Yes. Palapakan po natin si Arch, mga kakumars. Thank you. Salamat po. Sana ho nagustuhan ninyo. Yan. Yan po ay isang original na composition po. At pinakakanta natin kay Arch sa lahat po ng mga nagmamahal na hindi naging grateful. Dapat maging grateful po tayo sa lahat po ng bagay. Yan. Hindi lang po sa aspeto ng pag-ibig. Yes. Okay. Maya-maya po ay maririnig din nating umawit live from the Philippines si Jancy Tamares. So diyan lang po kayo. Meanwhile, salamat po doon sa mga nagko-comment. We truly appreciate that, lalo na po yung mga comment ninyo tungkol sa performance kanina ni Mr. Arch Lopez. Konting request lamang po ni Kuya Dan, sana po ay i-share natin itong ating munting palatuntunan ngayong araw nito para mas marami tayong mga dabarkad sa makasama ngayong araw. Okay, paalala lang po, this particular episode of Tinig Pinoy Special will be heard again in its entirety sa CKCU 93.1 FM. Yan po ang ating host station dito, Terrestrial Radio, dito sa Canada. It's an FM station and the sound is wonderful. But even if you are not within the hearing distance sa bandwidth ng CKCU because you're away and particularly out, you know, like nasa ibang bansa kayo, you can also tune in. Puntahan po ninyo yung ckcufm.com or tinigpinoy.com. Tandaan po natin, 6 PM, Tuesday, that would be April 23rd. Balikan po natin ang ating panel. Okay, so Regina, the microphone is yours. Thank you Kuya Dan, at salamat po sa napakagandang awitin. And you know, ang ganda ng pagkakompose ng song kasi yung positive and negative, and it ended up to be a positive one. So, and of course, napakagaling ng quality voice ni Arch. So, thank you so much. Okay. Madam Ambassador, back to the, parang marami ng lineup si Madam Ambassador for our shows. Ano po? If I may ask po, malapit na kasi ang, naghahanda na ang community sa Ottawa para sa Philippine, para sa ating Philippine heritage, actually. Nag-meeting na tayo, I think once or twice na dyan sa inyo sa Philippine Embassy. Salamat po for hosting that. And I think June 12 is the flag raising in the City Hall. It's a tradition here in Ottawa, Canada. And June 22 is the gala kung saan magkita-kita po tayo doon for those who'd like to
wear their terno or a formal evening with our kababayan here in Ottawa, Canada. Madam Ambassador, is there anything that you wish to convey to our listeners, mga kababayan natin, not only in Canada but around the world po? Thank you, Regina. This year's June celebration is even more special kasi it's the 75th anniversary, itong taong to, ng establishment of diplomatic relations between the Philippines and Canada. So, nung 75 years na yan, ang dami na talagang nangyari. Pero para sa akin, ang pinaka-importanting nangyari ay dahan-dahan ang nare-recognize kung ano yung magagandang contributions ng community natin dito sa Canada. Kasi parang minsan yung mentality ng mga tao is, ay salamat, nandito tayo sa Canada. Buti na lang tinanggap nila tayo. Pero you can clearly see na dapat magpasalamat nga ang Canada na nandito yung community natin. I love that. Ang dami nating contributions. Thank you. Na dinadala sa Canada. Tapos ang kakabit nun, ang aming laging panawagan is to become good Filipinos. You have to be good Canadians as well. Meaning, mag-participate tayo sa civic life ng Canada. Mag-volunteer tayo sa mga board kung saan ginagawa ang mga desisyon. Mag-register tayo para bumoto. Or tumakbo tayo para maging, we need a voice in the community. Kasi napakalaki ng community natin, napakalaki ng contribution natin. Dapat napapakinggan ang ating mga hinaing, ang ating mga suggestions. So yun yung aming panawagan sa community. Like for example, pag meron tayong na-meet na mga members of parliament or officials, dapat we hold them accountable. Sinasabi natin kung ano yung kailangan ng community natin at inaasahan natin na gawin nila yun para makakontribute sila sa community natin. Hindi sapat na contribution yung mag-attend sila ng events natin. Mas dapat na suportahan nila ang mga causes na malalapit sa mga Filipino, like credentials recognition, napaka-importante niya. Right. Yes. Isa pa yung pagkakaroon ng Filipino Cultural Center sa mga lugar na kung saan tayo nandun. Sakali mo, nakalagay ngayon sa budget ng 2024 na susuportahan ang Filipino Cultural Center sa British Columbia. Diba dapat meron din sa Ottawa, sa Montreal, sa mga places, right, sa Manitoba, kung nasaan tayo. So these are advocacies that our community can continue to make, and in that you have the full support of the Philippine Embassy. Maraming salamat po. Yeah, napakagandang mensahe. Sana po ay nakikinig ang karamihan sa atin at ninanamnam, hindi lamang pinakinggan, pinapasok sa isang tenga, lumabas sa kabila. Importante po na tayo ay magtulong-tulong upang ang ating lahi, ang mga Pilipino nandito sa Canada, ay lalong maramdaman ang contribution, hindi lamang sa larangan ng paggawa, kasi kilala ang Pilipino sa pagiging hardworking, di po ba? I mean, I still have to find an employer who would say that his employees who are Filipinos have been laggard or have not performed well. We are well known for that. Even the lawmakers of Canada have only praises sa ating mga kalahi. Pero meron pa pong mga bagay na po pwede tayo mag-contribute, katulad ng binanggit ni Ambassador Austria. Sa larangan po ng kultura, importante na tayo'y magkaroon din ng marka. Pero sa buwan pong ito, ikineselebrate natin ang tungkol sa pagkain Pilipino. So, kumbidahin po ninyo ang inyong mga kaibigan. Bring them to the nearest Filipino restaurant and have them a taste of our culture. You know, yung talagang pagkain pinagmamalaki natin. And I'm sure hindi sila madi-disappoint, lalo na kung merong lumpia at saka pansit. Yan ang staple natin, eh, di ba? At maha blanca. Actually, Madam Ambassador, yung adobo na yung demonstration ni Chef David noong Sabado, ay plano kong gawin yun bukas. Yung adobo, susubukan ko. Tatawa to si Kuya Dinsa. Magluluto ka, Miss Regina. Wow! That would be something. Can I be invited? Subukan ko muna, Kuya. Kung successful itong luto ko, iimbitahan ka namin. Okay. But that is all right. And Kuya Dan, truly, gustong-gusto ko ang pananaw ni Madam Ambassador na talagang ang maganda yung flavor of the Philippines be parang a forum para ma-promote yung ating kultura sa kalakhang mundo.
Sabi ni Lani Balangkit Noynay, pansit bihon, yummy. Isa sa mga pinagmamalaki natin yan. Salamat, Miss Lani. Ayaw po na jais po doon sa mga nagpo-post ng kanilang messages, kanilang mga comments, na hindi natin maipalabas lahat sila. You know, we're just taking spot shot, sabi nga nila, para kahit papano makita natin yung presence at saka yung participation ng ating mga nanonood at nakikinig sa kasalukuyan. So kung hindi man po namin napopost ang inyong mga comments, pasensya na po kayo, we can only do so much. Okay, Benz Labore, I think it's about time that you gave us another wonderful performance of your ward. So please. Yes. Maraming salamat ulit para tuluyang mabusog na po tayo ano sa mga kinukwentong pagkain ng ating mahal na ambassador. Syempre itong sa puntong ito ipinagmamalaki pa rin natin itong artist na ito ang nagbigay buhay sa kwento ni Labore Team. Ayan, Kuya Dan, kung hindi niyo matatanong, itong awitin na ito ay para sa mga taong nabully, na nasaktan, napintasan, nakutya ng mga taong bayan. Ito ay mga taong walang lakas silang loob para lumaban, mga taong nasa ibaba. Ayan, yun yung naranasan natin noon, na kung saan ito ang naging inspirasyon ko para mabuo ang awiting ito. At nakaramdam ako ng pagkakataon na walang nagmamahal. Kaya naman, nung mabuo ko ang awiting walang nagmamahal, pinili natin si Jancy Tamares para bigyang tinig at iparinig po sa inyo para magkaroon po tayo ng awareness about bullying. Kaya naman, palakpakan po natin ang nag-iisang Jancy Tamares sa awiting Walang Nagmamahal. Walang kumikipo, anumang naisip. Ano ba ang kulang sa akin upang ako'y isanin? Bakit ba walang tanong? At di kaya sabihin, araw-araw ay nag-iisip, nakatulala kahit sa panaginip. May nagawa ba at ika'y naging hangad? Pag-iwas sa akin ay sobrang bagal. Nauubos na ang liwanag. Tinig sa puso'y kumakapal. Pakiramdam ko walang nagmamahal. Sa paglapit sa Panginoon, ang naging tugon upang ako'y makabango, lakas ng loob ang naging baon. May nagawa ba at ika'y naging hanga? Pag-iwas sa akin ay sobrang bagay. Nauubos na
ang liwanag. Tinig sa puso'y kumakapal. Pakiramdam ko, walang nagmamahal. Iwasan man ako ng lahat. Nagmamahal ako ng tapat. Masakit mang salita ang ikalat. Baguhin ang sarili ay di dapat. That was beautiful. That was beautiful. Yeah, so Regina. Ano pong masasabi niyo, Mama Regina? Powerful. Perfect. Napakaganda po ng mensahe ng mga lirika at ang boses superb. At ang nagkumanta ay napakaganda. So super package po. Maraming salamat. Yung mga katinig natin, super excited marinig yung mga boses. Thank you for the beautiful right. Gift. Morning here in Ottawa, Canada. Hello to Kuya Ben David and Ate Maura who celebrated 50 years of being married. Congratulations po. And sabi ni Jerome Carmen. Sorry, Regina. Medyo nagkatop ako. I apologize. Sabi ni Jerome Carmen sa screen natin ngayon, mapapakinggan daw pong lahat ng mga songs na narinig natin na creation ng Liavore Music Production sa Spotify. And I'm sure sa ibang mga digital platforms ay available din yan. So sabay-bayan po ninyo ang mga nasabing mga awit. You know, like, last time po na naging guest natin dito sa Tinig Pinoy Special, ang Team Liavore, there was this lady, a very young lady, who performed for us. And I understand from Ben's that things have been looking up for Yen. Ben, tell us more about this, please. About sa mga artists po o sa lahat po ng mga... About Yen. About Yen na nakapasok. Yes, syempre sa lahat po ng mga sumusuporta. Si Yen po ay bahagi po ng Liavore Music Productions na kung saan siya po ay nakapasok na sa The Voice Teens. Ayan. At aabangan po natin ang kanyang paglaban at pagtupad ng kanyang mga pangarap. Kaya suportahan natin Yen Victoria sa lahat po ng mga nandyan. Saliksikin lamang po ang kanyang pangalan sa YouTube. Mapapanood niyo po ang bawat performances ni Yen Victoria. Ayan. At syempre makakasama natin si Yen Ma'am Regina sa aming sa aking paglipad the concert na mangyayari sa Music Museum next year. Kaya abangan niyo po kami. Kasama po natin yan si Arch at saka si Jansi. Ayan. Yeah. We would like to hear from our performers today about you know, their musical journey, about their experience. And what they can share, for example, to their fans and listeners. How about it? Let's listen from the lady first. Jansi? Jansi Tamares. Jansi. Ayan. Ay, sorry.
Ayan. Ako po, nakilala po nila, nila Sir Labori po. Ako po ay isang YouTuber. At nakilala lang po nila ako sa isang contest. So, at kinuha po nila ako. At nagpapasalamat po ako dahil binigyan po nila ako ng... binigyan po nila ako ng opportunity na makasama po nila sa kanilang production at makasalang at makasama sa konsyerto po nila sa Music Museum. Ayan, at sa aking mga supporters na nanonood diyan, ang akin lang po, yung akin lang po is maibigay ko po yung aking talento, may bahagi ko yung talento ko sa kanila at kumbaga para po, doon po ako nagiging masaya pag nakakantahan ko po lahat po ng aking mga supporters. Like po na nandiyan sa YouTube ngayon. Thank you so much. Ayun. So, Jancy, sabihin mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon na nagnanais makita at mapakinggan ang iba pang mga awit mo. Ano, paano sila makakarating doon? Do you have a YouTube channel? Do you have Facebook Live account? Can you please tell them? Yes po. Ayan po, yung Walang Nagmamahal po ay nasa Spotify na po siya. Kung gusto niyo po mapakinggan yung aking original song, of course, composed by Benz Lavore. And of course, ako po ay mapapakinggan niyo din po sa aking YouTube channel like Jancy Tamaris Official po. At meron din po akong Facebook account like Jancy Tamaris po. Doon po ako, nagla-live streaming po ako doon. So doon niyo po ako mapapakinggan palagi. Ayan, thank you so much, Sir Dan. Ayan. So pakinggan naman natin ang punto de vista ng poging-poging bisita natin ngayon, si Arch Lopez, at ang kanyang like music experience. Please tell us, Arch. Ayan, Kuya Dan, kasi family po kami ng mahilig po sa music. Ang tatay ko po is combo po yon, banda po yung tatay ko noon. And then ang mom, okay. Ang nanay ko po is singer po nung era po niya, nung time niya. So, ayan. So, siguro naman ako sa kanila yung pagkahilig sa music. And then, ayan, bata pa lang po ako. Ayan, pinapasali na ako sa mga competition, sa mga singing contest. Ayan. And hanggang sa, ayun nga, hilig ko na talaga ang pagkanta, of course. And then, nung nag-pandemic, doon ako nag-isip na parang nauso yung live streaming kasi, Kuya Dan. So, pinasok na ang live streaming sa... dati sa Smule pa lang, ibang application pa, hindi ko pa alam ang YouTube talaga. And then lumipat ako sa YouTube, nagsimula ako ng competition, singing competition po sa YouTube hanggang sa doon na talagang na-enhance yung aking skills. Pero before naman yan, nagbabanda na rin po ako before. But iba kasi yung pasabihin mong professional talaga na sumasali sa mga competition at yung mga, alam niyo na natututo po talaga kayo. And then, yun, hanggang sa, eto, nabuo na po yung team namin, nagkakilala na po kami hanggang sa, eto, hanggang ngayon, may mga new songs na po kami. So, alam niyo po yun na medyo mahaba man yung journey, pero at least, medyo mabagal man, pero alam niyo doon papunta yung, yung goal ninyo, na-achieve niyo yung goal ninyo. Ayan po. Very nicely said. Bukod sa paparating ninyong concert ng Team Labore, meron pa bang ibang inaasahan? Is there something happening particularly you being involved? Of course, we've been live streaming twice a week po kami nagda-live stream sa YouTube. Nandiyan po mga kasama namin ang Liavore Music Foundation. So, kasama po namin sila sa aming live streaming sa Liavore Team YouTube channel and of course sa channel ko, Arch Lopez. Ayan. And ngayon, medyo nag-aano tayo sa TikTok, sa ibang application kasi medyo nagda-divert na yung mga tao sa ibang mga application, right, ibang sa ibang mga platform. So, kailangan nating mag-expand, mag-alam niyo po, maghanap ng ibang platforms para maikalat po yung mga songs namin. Alam niyo po yun. So, at least, katulad po nito, naimbitahan niyo po kami, at least napapakilala po namin yung mga songs namin sa Liavore Music. Very well said. Salamat po ng marami. Actually, kung if things work out, may pinag-uusapan kami kanina, inumpisa na tayong pag-usapan ni Benz, na you and the Team Labore can actually port your regular program sa Facebook Live ng Tinig Pinoy page. Okay, so that's an invitation that's open and hopefully Benz and his team will look into it and make it happen para dun sa mga hindi nag-YouTube masyado pero laging nasa Facebook.
So katulad ng nabanggit natin kanina, paulit-ulit, we are simulcast sa Tinig Pinoy Radio, sa Facebook, at saka sa YouTube. Okay? So, we're looking forward to that and hopefully it happens very soon. Yan. Yeah. So, mukhang nawala na si Madam Ambassador, ano ha? Meron kasi siyang ibang commitment na nag-ganun na po siya. So, maraming salamat sa contribution kanina ni Madam Ambassador. Actually, we were hoping Benz, Arch, Jansi, and of course Regina knows. We were hoping that we can have also in the show today Chef David Vinoya, yung international chef na Pilipino kalahi natin na siyang naging star chef doon sa Le Cordon Bleu event na ginanap noong nakaraang Sabado, yung Flavors of the Philippines, na kung saan si Miss Regina ang naging master of ceremonies. Yan. So Regina, briefly, may nagpapasalamat dito kay Ambassador. Oh, okay. How very nice. Sabi ni Mitch, salamat daw, Madam Ambassador. Yes, she took time to join us. That shows you, you know, how accommodating and how she treats our kababayan specially. Kaya kahit busy siya, nag-join siya sa akin dito. And it's been a pleasure. So Regina, can you briefly describe for us kung ano yung nangyari doon sa Le Cordon Bleu noong nakaraang Sabado? Mm-mm. So mga katinig, ang Le Cordon Bleu ay isa sa pinakasikat na fine restaurant. Ano yan siya? Na school, academy. Sikat na sikat siya sa Europa. It's a culinary, culinary school, yes. Sa North America, siya lang ang meron ng dito sa Ottawa. So katulad ng sinabi ni Ambassador kanina na the goal is to introduce the flavor of the Philippines to people outside our community. Para instead sila na laging Chinese food ang kanilang take out, sana they would also think of buying Filipino food. Yung mga nandoon, siguro mga 50 people po, yeah, then they actually joined through the Le Cordon Bleu, mga ano sila ng Le Cordon Bleu. Hindi, siguro mga ilan lang yung Filipino. And I would say very successful talaga yung live demonstration ni Chef David kung paano magluto ng adobo at saka ng maha blanca for dessert. And then meron silang patikim afternoon, may yung mga tao talagang kumain sila. There were also Tamis Cafe na nagpatikim sila, may mga pagkain sila na dala. The Grab and Eat also may mga pagkain kung saan yung mga tao ay tumikim. And the sandok were there with the display of what they can offer. I have to say, Kuya Dan, na they were thinking outside the box. Kasi usually, minsan, ang ating promotion is within our community. This one is outside our community because tama nga naman na kailangan i-introduce natin, i-promote natin yung ating kultura, yung ating pagkain outside of our community. The same way na sa inyo po, sa ating mga singers, Jansi and kay Arch, na we should also start promoting you outside, not only amongst the Filipinos, outside din. Kasi yung mga quality of voices ninyo ay pang ano talaga worldwide. Back to you, Kuya Dan. Ako, nakalimutan ko. Ako, mahihirapan na naman tayo sa editing nito. Anyways, maraming salamat muli, Regina, for sharing your last week's experience sa Le Cordon Bleu's Flavors of Filipino Food. Oh, okay. Ngayon punto pong ito, malapit na tayong maalam. Pero bago yan, nais nating makarinig pa ng isang magandang awitin sa ating buhat sa ating mga guests. And I believe one of them is gonna perform. And I would give the honor of introducing this performer to Benz Liabore. Benz? Yes, maraming salamat. Patuloy tayong binubusog sa kwento ni Ma'am Regina. Pero ngayon naman, patuloy kong sasaktan ang iyong mga puso. Ayan, ang pangalawang komposisyon ni Labori Team na kung saan naging istorya ito sa totoong buhay sa lahat po ng mga nagmahal ng iwan at nakasakit. Ang kantang ito na aawitin ni Archie Lopez ay para sa inyo. Ito ay anong dahilan? Diyos ko Lord, palakpakan natin muli si Archie Lopez para saktan ang iyong mga puso. So, ow, 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 ow. O kay sakit ng makita kang
kapiling mo iba o kay hapdi sa puso ko'y kayakap mo ay siya. Nang napaniwala mo ako sa iyong mga naging pangako, pangakong ako lang ang mamahalin, puso ko'y wala nang natanto. Tanging haplos at hiyakap mo ang kasakasama ko. At nung bigla kang naglaho, patunay na ikaw ang sumuko. O kay sakit na makita kang kapiling mo iba, o kay hapi sa puso ko'y kayakap mo ay siya. San pa nagkulang, ba't mo ko iniwan? Nagsusumabo, ano ba naging dahilan? Nang napaniwala mo ako sa iyong mga naging pangako, pangako ako lang ang mamahalin, puso ko'y wala nang natanto. Tanging haplos at yakap mo ang kasakasama ko. At nung bigla kang naglaho, patunay na ikaw ang sumuko. O kay sakit na makita ka, kapiling mo'y iba. O kay hapi sa puso ko'y kayakap mo ay siya. San pa nagkulang, ba't mo ko iniwan? Nagsusumamo, ano bang naging dahilan? Sa iyakap mo ang kasakasama ko. At nung bigla kang naglaho, patunay na ikaw ang sumuko. O kay sakit na makita ka, kapiling mo'y iba. Kay hapi sa puso ko'y kayakap mo ay siya. San pa nagkulang, ba't mo ko iniwan? Nagsusuma mo, ano bang naging dahilan? Yes, Lord. Wow. Anong dahilan? Wow. Anong dahilan? Maraming puso. Yeah, maraming puso ang pinasakit mo, Archie Lopez. Yeah, bakit ka ganyan? Parang move over, JR. Here comes the king of R&B na. Oh, wow. What a phrase. Thank you, Regina. That was beautiful.
Thanks again, Arch Lopez. Unfortunately, katulad ng maraming bagay na may panimula, nagwawakas din yan. Ang programa po natin ngayong araw na ito, thanks to the beautiful and talented Jancy Tamares, balladeer Arch Lopez, and of course, the producer of Labore Music Production, Ben Labore himself, our morning has been made more lovely and passionate. Yeah, I don't know if I can use that word. We were passionate about food earlier. Thanks to the presence and the words of the ambassador. And of course, the lovely music provided to us today. I was hoping we can still hear sana si Yamsi. Kaya lang, medyo short na tayo sa time. Ano, ha? Maybe another time, Yamsi, Jancy, mapagbibigyan mo kami. And as I've said earlier, kung matutuloy po yung ating pinag-usapan kay Ben Labore, magiging staple na ng Tinig Pinoy ang mga Team Labore. And you will be hearing more from them dito mismo sa Tinig Pinoy Channel. Okay? And they're, of course, welcome, all of them. All right. So, bago tayo magpaalam tuluyan, Ben Labore, you have the microphone to... you know, like leave message to the thousands of fans of the Labore team. Ben, yes, Labore. maraming salamat Kuya Dan at Ma'am Regina at muli kaming nakatungtong dito sa Tinig Pinoy at maraming salamat sa opportunity na ibibigay nyo sa amin na mapakinggan lahat ng mga komposisyon po ni Labore team at pakilala ang mga talento ng Labore Music. Ayan, pinagmamalaki natin sila at hindi dapat sila pabayaan at hindi dapat sila kalimutan ang mga talento ating mga nadiskubre. Ayan, syempre tuwing Tuesday po at Friday mapapanood nyo po kami ni Arch Lopez sa kanta mo, ikukwento ko sa aking YouTube channel, Labore Team. At sa tuwing Friday naman, sa tahanan po ni Arch Lopez, mga artist po ng Labore Music Artist ang makakasama namin tuwing hapon. Kasama ang aming Labore Music Foundation na lahat nandyan sa shoutout po sa inyo. At lahat po ng mga kanta ng Labore Music, maaari nyo pong mapakinggan at ma-download yan sa Spotify at lahat po ng music platforms. At syempre, abangan nyo po ang mga bagong-bagong mga awitin na ilalabas namin ngayong buwan, ang 16 original songs at iba't ibang mga tinig, iba't ibang mga mukha at personalidad dito sa YouTube ang aawit at magsasakit sa inyong mga puso at pupukaw sa inyong mga isipan. Ayan, maraming salamat po ulit. Ako po si Labore Team at nagsasabing magandang araw. Kuya Dan? Okay. Maraming salamat, Labore Team na ni Bench Labore. And we'd like to request the beautiful and talented Jancy Tamares to leave her message sa ating mga tagapanood at sa kanyang mga fans. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa Labore Team Production. Maraming salamat po sa inyo. Na nandyan po sa YouTube ngayon na nanonood, maraming salamat po sa aking mga kaibigan, sa ating mga kasama dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig po sa aming mga boses. Maraming salamat po. Alright. Salamat din, Jancy Tamares. And now, sir, the debonair, Arch Lopez. Ayan, dagdag ko lang po. Maraming salamat po ulit once again sa lahat po na nandyan. And dagdag ko lang yung aming concert next year po, November 10, 2025 sa Music Museum sa aking paglipad, Labore Music Artist, The Concert. And abangan nyo nga po yung mga live streaming namin and sana matupad yung ating collaboration of course with Tinig Pinoy Radio. Yan, Kuya Dan, dito naman sa radio station nyo ang collaboration. Yan. So, please subscribe nyo rin po ako sa aking YouTube channel, ang Arch Lopez, Facebook page Arch Lopez, and then ang aking TikTok account po is Lopez Archie naman po. So please, abangan nyo rin po kami sa lahat ng mga guestings namin. I-post na lang po namin sa ating community. Thank you so much po Kuya Dan and kay Ma'am Regina and of course sa ating ambassador, kay Ma'am Maria for accommodating us dito po sa inyong live stream. Thank you po. Maraming salamat din, Arch Lopez. And now, our beautiful and very active and unassuming Regina Sosing. Kuya Dan, if I could have 2 minutes of you, I'll be quick. Mga community events po dito sa course, Ottawa. Of course, of course, yes. Kuya Dan, cancel ang concert ni JR 20 up. Oh.
King of R&B na si GR ay canceled ang concert dito ngayong gabi dahil daw dumating si Arch, kaya wag na lang daw o ang nangyari. So ang dala kagad ng ticket si Arch para makapunta dito, siya ang papalit kay JR. Oo, so yung mga nagbili ng concert ko, and this was, Kuya Dan, may pag-uusapan tayo off the camera, but this time canceled po yung concert ni GR for tonight. Next up po, mga katinig in Ottawa, Canada, sa CKCU 93.1 FM listeners natin, April 24, 2024, ang ating seniors po ay meron silang Digital Literacy Training for Seniors. O diba, galing-galing naman talaga. So ang tabayanan right yan. And Angkop, Ottawa, on April 27, 2024, ay meron po silang Spring Dance sa St. Isidore Parish Hall. Antabayanan nyo rin po yan, mga katinig. And of course, antabayanan nyo ang news on June. Marami pong events sa June at ang 40th anniversary ng Philippine Dance Troupe of Ottawa Valley. Let's go, let's watch. It's gonna be a great show. Back to you, Kuya Dan. Alright, pagpapatunay po, after Regina's community news, how active the Filipinos are in the National Capital Region dito sa Ottawa. And I can only say again, thank you sa inyo, Liavori Team, Arch Lopez, Jancy Tamares, and of course kay Madam Ambassador Austria sa kanyang gracious presence and sharing the wonderful news about the Filipino food and the Filipino Restaurant Month being celebrated ngayong buwan na ito. So marami pong mga activities, including tomorrow po, sa mga seniors, baka makalimutan po ninyo, birthday celebrations ng mga April celebrants at 1 o'clock po dyan sa Assumption Parish. So kita-kita kits po tayo doon. And meanwhile, again, our thanks to the Liavori team. We hope to see and hear from you more in the future. Okay, and now we want to bring our a game master, Zaida Hasmin, sa kanyang games. There you go. Zaida, the microphone is yours. Yeah. Hi, good morning. Good morning, good morning po sa mga taga Ottawa at dito sa Canada, at good evening po sa lahat na nandyan sa Pilipinas. Yan. Okay. So, ang isa ng mga bagay na ginagawa ni Madam Zaida ay yung conduct ng mga games niya. Pero bago yung mga games, meron po tayong konting pampagod vibes doon sa mga nagpo-post ng kanilang mga comment. Somebody from our katinig and the team Zaida is monitoring and picking and listing the names of those who have made some comments sa ating comments box. Hindi po 100% foolproof kasi tao lang ang pumipick up niyan, so posibleng merong hindi mga nakuha. Okay, so pasensya na po kayo in the absence of Jerry Orsia, our regular tech producer who's very busy right now. Ako po ang tutulong kay Zaida para sa conduct ng games na ito. Okay, so Zaida, nandiyan dyan na ba ang mga listahan ng mga nag-comments kanina? Opo, nasend na po Kuya Dan. Ah, okay. Well, let's take a look. Titignan ko yung post dito, and then we will bring on screen yung ating roleta, pampagod vibes. Yan. So, isi-share natin yung screen natin. And dali lamang po, share natin ang screen natin. Ayan. Okay, here it is. Yun, nakikita po ninyo yung screen natin. Sa kasalukuyan ay merong laman yan. Pero yan po ay nung nakaraang, yung mga naiwanang mga hindi nanalo noong nakaraang Sabado sa ating roleta. So ipapasok natin ngayon yung mga bagong nag-comment. Ayan. Okay. Yan po yung mga bago nag-comment. Yung pong mga late na nag-comment, unfortunately, may cut-off po. Hindi ko alam kung anong oras nag-cut-off si Madam Zaida, pero may cut-off po tayo. Okay? So, sana po ay hindi kayo ma-prostrate, hindi kayo ma-disappoint kung hindi nakikita ang pangalan ninyo sa ating screen sa kasalukuyan.
Okay, tanggalin lang natin yan. And this is supposed to be for April 20. Yan. Naiiwan kasi ang record natin para kung sakali mayroong problema, mabalikan natin. Yon. So, ready na po ba tayo sa ating tanggalin lang natin sa screen yung comment nila. Hello daw po. Hello daw. Paganda. May cut. Yan. Yan. May cut. Sabi ni Suselda, maganda raw na may cut off. Tama naman kasi. Yeah, tama. Unfair naman. Yeah. Unfair naman kasi doon sa naglilista na kung minsan nabibigyang sala pa dahil hindi na isama yung pangalan nila. Although, ang problema actually is because they came in late. Alright? Zaida, you know na meron tayong konting appreciation doon sa mga early birds, di ba? Opo, opo. Yeah. So, tignan natin kung sino yung ating mga early birds. Ini-star natin yan yun. So, ito yung early bird, kanginang alas 9 mismo, eksakto, ay nag-log on na at nag-comment si Judith Madeloso. Okay? At the same time, 9 o'clock din, si Jocelyn Caparal-Kibal, si Christina Siervo-Mejos, si Ricky Rica Tubalias Lusano, at saka si Mitch Barlaan Soriano. Sila po yung unang early birds. At makita po ninyo yung timestamp. 9 o'clock. Nakikita ba ninyo yun? Yung timestamp nila, 9 o'clock po yan. So, sila po yung unang lima na nag-post ng kanilang comment ngayong araw na ito dito sa Tinig Pinoy Special Edition. So, sila po ay binibigyan natin ng konting pag-good vibes din na 100 pesos each. So, kayo po ay makatatanggap ng 100 pesos. Makipag-ugnayan lamang po kay Team Zaida para maitala yung inyong contacts at saka yung inyong GCash account. Alright, so meanwhile, ito po, balikan natin ngayon itong ating ruleta. I-sort natin para makita natin alphabetically. Yun. Yan. Okay, so nandiyan dyan po. Marami-rami rin ang mga pangalang nandito. And I'm sure marami pa yung mga pangalan, hindi nga lang naisama yung iba kasi nga either late na sila or hindi or na-miss kasi napakabilis kasi at napakarami ng mga post na comments. Ano, ha? Not that we are discouraging you. We actually encourage you to do that. Okay. So, ready na ba tayo, Madam Zaida? Ready na po, Kuya Dan. Okay. So, ready na tayo. Narito. Lagi tayo nagkakamali, Zaida. Kung minsan, halip na 10, siyam lang pala nabibilang. So, let's be sure. Yeah, let's be sure na hindi sila kulang ngayon, okay? So, narito po, ang unang ruleta winner. Ang lakas ng tunog, ano? Si Norma Latip, ang ating unang ruleta pampagood vibes winner. Tanggalin natin si Norma, and then sa ating pangalawang ruleta winner. Sa ukay-ukay, congratulations din po sa inyo. Kayo po ang pangalawang ruleta winner. Ano yon? Laging nananalo sa ruleta yata ito si ano. Ah, masipag kasi siyang mag-post ng comment eh. Yan ang maganda doon. At saka kung minsan, merong element of luck, di ba? Sinuswerte. Hindi naman kasi natin makokontrol yung ruleta. So yung ruleta, that's the function itself. May sariling mekanismo po yan na walang control ang Tinig Pinoy Radio. So, balikan natin ang ating ruleta. Nandiyan ang ating ruleta at narito ang ating... bago tayo magpatuloy, bukas po, samahan po ninyo si Kuya Dan sa pagbabalik ng talakbayan. Napakarami pong issue sa ating bansa na I think bahagi ng ating concern ay makialam. Makialam. In other words, alamin natin kung ano ang nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Okay? At bukas po, kasama ng ating Dabar Cards sa si Chairman Nakario at saka ni Lawrence Borsic ng Germany ay magbabalik kami sa talakbayan. Maririnig po ninyo at mapapanood alas 9 ng umaga dito din po sa Tinig Pinoy Radio. So, meron din po tayong konting pampag-good vibes doon. So, samahan po sana ninyo kami. Okay? We will share
lalabas po yung tawag dito, yung promotional banner at saka yung tawag dito, poster or banner ng Talakbayan mamaya-maya pagkatapos ng Tinig Pinoy Special. All right. So pag ituloy natin, Madam Saida, pang ilan na ito? Pangatlo. Pangatlo. Okay. Janet. So Janet, congratulations. Ikaw po ang pangatlong winner ng ating ruleta. At narito ang ating pang-apat na ruleta winner. May Bugtong. May Bugtong. Wow! May Bugtong, congratulations po. Congratulations. All right, pang-apat 'yon. Ito yung pang-lima. Maricel Arabejo. Maricel Arabejo, ikaw po ay nanalo ng 100 pesos. Pampag-good vibes ng ating ruleta. Narito naman ang pangilan na to, Madam Saida? Pang-anim. Pang-anim? Sigurado ka, ha? Si Princess Katapia. Congratulations po. So, narito po ang ating pangpito. Jocelyn Cancino. Jocelyn Cancino. Congratulations din po sa inyo. Jocelyn Cancino. Yan. So, tanggalin natin ang pangalan ni Jocelyn Cancino para mabigyang daan naman yung iba pang hindi napipili ng ating ruleta. So, pang ilan na ito, Madam Saida? Pangwalo po. Pangwalo. So, pangwalo. Narito po ang ating pangwalong ruleta winner. Wow! Mitch Soriano. Mitch Soriano. dalawa. Pero dalawang beses lang pwedeng manalo, di ba? Opo. Support okay, na lang. Okay, so... yeah. So, thank you, Mitch. So congratulations to you. Narito naman. Pangilan na to, madam? Pang-siyam po. Nine. Pang-siyam. Pang-siyam po o siyam? Siyam. Pang-siyam. Pang-nine. Okay. Okay. Ito po ang ating pang... siyam, the ninth ruleta winner. Okay. Jocelyn Kibal, congratulations. Right. So, yan po ang so far ay nanalo sa ating ruleta. Siyam na po sila at narito ang ating panghuli at pang-sampung ruleta winner. Sa inyo pong lahat, congratulations. Sana po ay hindi kayo magsawa. Iris. Iris. Veronica. Yeah, congratulations po. Napakagandang pangalan. Iris Veronica. At ikaw po ay pinalad na manalo ngayon sa ating ruleta pampagood vibes, you just won 100 pesos. At yan po ay padadala ng ating Miss Gina Umangay ata. Yan. Si Miss Gina Umangay po na napakasipag naman talaga sa pagmo-monitor ng ating ruleta contestants. So again, our congratulations to you all. And sana po next time ay maswertihin din yung iba. Okay. Pagka tayo po ay nakakuha ng dagdag na mga sponsor, gagandahan din po natin ang ating pampag-good vibes. So ngayon ay balikan natin si Game Master Zaida Hasmin. Okay. Kuya Dan? Merong listahan, ha? Opo, meron pong listahan. Ayan, no? Nakikita po ninyo sa on-screen.
Nakalista okay, niya. Thank you, Mitch. Yeah, salamat. Right, congratulations. Tanggalin na natin yan. Yun. Okay, Madam Saida, the microphone and... go ahead. Bali, lima na lang po yung game natin ngayon para sakto. Okay, so meron tayong limang games. Okay. Opo, kasi kanina tapos sampo. So, yun. May lima okay. tayong... Okay. Guys, oh, sige. Guys, pa-comment ako ng thumbs up. Pa-thumbs up ako. At pa-heart. Mm-hmm. Yan, heart. 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 Heart na sila. Heart. Okay. Okay. Naririnig yung mga bata. Mm-hmm. Yeah, masaya. Sumasali nga sila kanina, sabi ko panay ano pa. Okay. Okay, bagay. Bagay. Bagay daw, bagay. Sandali ah. Bagay. Puro heart pa, medyo mukhang may traffic na naman sa EDSA. Tissue. Yan ang unang hula. Tissue, toys, remote control. Okay guys, laruan. Clue, laruan. Laruan. Sandok. Laruan ba sandok? Ballpen. Toothbrush, cup. Brush. Aircon. Naku, hindi aircon. Ko alam na laruan na pala aircon ngayon. Supply. Piano. Toy car. Remote control. Bola. Transformers. Wallet. Lego. Helicopter. Teletubbies. Yeah, Teletubbies. Yoyo. Yeah, Robotoy. Ball. Guitar. Lego. Spider-Man. Notebook. Spider-Man. Notebook. Robot. Lego. Batman. Gun. Lego. Rubik's Cube. Rubik's Cube. Piano. Fidgets. Piano. Balloons. Doraemon. Drums. Ball. Beyblade. Fidget Candle. Transformers. Slime. Xylophone. Police car. Magkakamag-anak. Bus. Magkakamag-anak sa police car. Water gun. Magkakamag-anak. Dice. Ambulance, guitar, basketball, car toys, guitar, car transformer, stuffed toy, dinosaur toys, robot toy, truck, train toys, truck, water gun, fire truck, piano. Wala yata. Fire car. Rubik's Cube. Train. Umaandar siya guys ha. Fire truck. Umaandar. Fire truck. Wala. Nako. Piano. Firecraft. Wala na. Car transformer. Okay. Fire truck. Dinosaur. Car transformer. Meron naman to sa Pilipinas. Ah, okay. Taxi toy, train car, guitar. Okay. Clue, garbage car, bike. Lahat ng umaandar. Ano yun na lang umaandar? Monster truck. Balloon. Car toys. Chesa. Fire truck. Taxi toys. Ambulance. May nakakalimutan kayo. Car. Ambulance. Bus. Okay, bigyan nyo ng specific. Okay, magbibigay ako ng specific ha, ng clue. Sinasakyan ng mga bata papunta ng school. Pabilisan na lang. Alam ko yun. Pero kasali ba ako? Bicycle toys. Bus toy. Bigyan nyo ng specific na ano ha, dinosaur. Fire truck toys. Jeep daw. Paw Patrol, backhoe, scooter, monster car, toy gun, crane,
police car, Paw Patrol, train toy, ball, bus, car, dugtungan nyo, transformer, motor, water gun, ambulance, armor car, excavator, remote car, transformer car, bike, robot, dugtungan po ninyo yung sinasabi. Dugtungan po ninyo ito. Nung sinasaki ng mga bata papunta ng school, ano yon? Sabihin po ninyo, dugtungan ninyo. Backhoe, ambulance, motor, ano ba yan? Bike. Mukhang hindi uso sa Pilipinas yun, ha? Train, talking doll, motor car, monster truck, dump truck, motorbike. Ito po yung sumusundo sa mga bata papuntang school. Electric bike toys, excavator, wala yan. Jeep toy, fire truck toy, monster truck. Ito po yung sinasakyan papuntang school ng mga bata. Bus, ano ba yan? Kalesa. Ito malapit yan, pero hindi yun eh. Hindi kumpleto. Kalesa, hindi po makakarating ang mga bata pag kalesa sinakyan. Ah, bukas na sa klase, darating. Sports car, police car, bus, train. Dugtungan niyo yung bus. Dump truck. Dugtungan po ninyo. Sinasakyan ng mga bata ito. Paano sinusundo sila sa umaga, inihatid sa hapon. Bicycle, bus, remote control car, ano ba yan? Tumas wheel on the bus. Ay, monster truck, wheel on the bus daw. Dump truck, motor. Nakawawa naman yung mga bata, yung mga estudyante, kung ilalagay mo sa dump truck. Mixer truck, MRT. Bicycle, ako hindi po kakasya, may mga bag pa yung mga bata. Ambulance, e-bike, airplane. Naku, mag-astos yan pagkata. I think we have a winner. May bus! Mamatay ko sa inyo. Katatawa. Yeah, school bus. i-permanente mo kasi nawawala siya. Ayan, ayan. Oh. Yeah, okay. Yung green screen mo medyo mahina eh. Yeah. Okay. So we have a winner, school bus. Now na si Judy Ann. Yeah, si Judy Ann Gulay Silmaro. Ganon din ang hula nila, sumunod-sunod na. Kaya lang, huli na po kayo, yan. Sunod-sunod na, puro school bus. Hindi kasi kanina kuha yung clue eh. Yan, marami na, school bus, school bus, school bus. Yan. Okay. Nagawa naman ako sa mixer eh. Sa mixer daw. Yeah. Okay. Notify. Okay. So, heart. Una na to, no? Heart, at saka thumbs. Thumbs up pag ready na. Heart muna. Una. Mahina daw ang net ni JD Maximo. Sorry po to hear that. Blame the government. Okay. Game na tayo. Ayan, mga heart na. Okay, na late daw siya sabi ni Mamichi MBN. Agahan po ninyo kasi yung login para makasama namin kayo na maaga. Delay daw yung signal nila doon. Di makaakyat. Di daw naakyat yung comment ni Jocelyn. Di ba ni Jocelyn, nanalo ka na kanina, di ba? Oo, nanalo na siya. Tawa ng tawa si Gina. Yeah. Napansin ko si Gina hindi sumasali sa contest, ano ha? Hindi po, kasi para ano daw, para fair. Tama nga naman. I love that, ano, yung ganung prinsipyo. Thank you, Gina, for being so nice. Okay, so, hello, open na ba tayo? Heart na, o yan ha? Open na tayo? Sorry po. Sorry po doon sa mga mahina signal. Yeah. Okay. Pagkain naman tayo. Ready na ba kayo? Pagkain.
Kanina pa ako ng school bus, ha. Nakaakit. Ngayon pa lang nag-ano yung comment niya. Ngayon okay. pa lang pumasok yung school bus niya. Mabagal. Baka na flat. Okay, pagkain tayo. Snacks. Biskwit. Yun. Pangalanan nyo, ha. Lagyan nyo ng brand. Kasi ano, tinapay, tinapay. Oh, brand. Tandaan po niyo, yung club, may brand. Oo. Snacks, bread, wafer. Banana Q. Hiro, Piatos. Namili yung signal. Namili, Rubisco, Skyflex, Sining, Soryo. Ano ba yan? Sining Soryo. Sandali, hanapin natin yung Sining Soryo. Ayun. Ay, si Pearl. Sining Soryo ba? Meron din. Ayun, yun. Yun, nauna po. Nauna si Sining Soryo. Okay. Yun, Skyflex. Paborito ko yan na biskwit. Okay. Mabilis yun, ha? Mabilis. Bravo. Okay, game na tayo. Next naman, pangalawa na yan. So, pangatlo na to. Ang saya ng game na to, ha? Natawa ka talaga, eh. Nagulat daw siya. Akala niya ako na, sabi ni JD. Maybe po yung susunod kayo na ang papala rin. Okay. Heart-heart ulit. Heart-heart. Huwag kasi kayong dumadaan sa EDSA para hindi mabagal yung dating ninyo. Oh, heart-heart. Game. Huwag ako sa school bus, yun. Oh, may hula na kagad si Maricel. Wala pa hindi pa sinasabi. Nauna na siya sa nougat. Or baka kararating na. Kuya, kararating lang po. Oo. Oo, na-traffic siya. Na-traffic. Sorry po. Inaayos daw yung daan. Kaya ma-traffic. Tama nga naman. I-advance na po niyo yung hula niyo kung sa ganun. Hello, Bea. Bea Faith Heart. Mukhang na-late ka din, ha? Okay, so narito na po ang game natin. Okay. Sabi ni Ning, ang hina daw ng internet. Yeah. Traffic yung iba. Traffic ang school bus. Na-traffic ang school bus. Okay. Game na tayo. Okay, gamit, ginagamit natin. Yung clue, bigyan ko na agad ka ng clue, dinadala natin to. Nasa bag. Basta dinadala natin to. Ballpen. Ballpen. Airbed. Tissue. CP. Dinadala nyo yung airbed? Wow, mabigat po yun. Wipes. Ba, dinadala din yung wipes, syempre. Ah, wipes. Akala ko yung wife nasa ako eh. Shipten. Okay. Kiss. Susi. Lipstick. Payong. Lipstick. Charger. Charger. Magkakamag-anak ng charger. Hand sanitizer. ID. Lipstick. Power bank. Candle power bank. Magkakamag-anak ng power bank. Panyo. Perfume. Magkakamag-anak. Supply. Kitchen. Cellphone. Kamag-anak ng cellphone. Alcohol. Driver's license. Padlock. Handkerchief. Supply. Hand cream. Power bank. Lipstick, cellphone, pocket tissue, shades, charger, supply, wallet, ATM, supply, key holder, supply, headset, kamag-anak ng headset, power bank, cellphone, lipstick, paunahan na lang yun, alcohol, supply, pera, cord, wallet, remote, headset, wife, wipes, loko to si ano, power bank, USB, wipes. Pinanindigan talaga nila yung wipes eh, no? Wipe. Headphone, kamag-anak ng headphone, power bank, cord, adapter, USB, AirPod. Okay. AirPod, yon, AirPod, yan. Sisa, ukay-ukay ba?
Di ba nanalo na rin kanina si Sao Kayokay? Isa lang po. So, pangalawa niya na ito ngayon. Aba, nakadalawa siya. Ah, pangalawa lang. Okay. No, support okay. Na lang siya. Support, support. Okay. Yeah. Si Sao Kay. Ngayon pala nagdadatingan yung iba eh. Speaker, dating ng iba. Talagang yan, talaga. Ano yan? Oil. Talagang ito, mga dumaan sa itong mga ito. Kaya... hindi pa mapasok hanggang ngayon yung tama. Okay, salamat po doon sa mga comment nyo. Nakakatuwa naman yung mga hula nila. Ito yung na-miss nila eh. Tawanan eh. Okay. Pangatlo, pang-apat na to ngayon. Oo nga, pang-apat na. Oh, pang-apat na to. Hindi ko pala may... Yan, si Melinda talaga. Saan kaya dumato si Melinda? Baka naman yun malengke pa. Bago mag-post ng hula niya. Okay. Alright. Muna kayo sa akin, guys. Malakas yung signal ni ano. Pero si Mitch kasi, dalawang best na siyang nanalo. So, ayan na lang. Right. Ayan yeah. Na lang dyan. Pa-support-support na lang dyan. Earrings yeah, thank you, Mitch. Oh, ito okay. Talaga. Kung saan... Mukhang malayo talaga ang dinaanan nito, no, ha? Scented candle. Ngayon lang lumabas ang hula, eh. Oh, isa pa to. Yan, yeah, okay. Gunting. Okay. Okay, game na tayo, guys. Na-traffic. Panira. Panira. Panira na yung traffic. Okay. 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 Visible po kayo, Joy. Okay. Game na tayo. Thumbs up guys, pa-thumbs up, tawanan sila eh, no. Pang-apat na to, pang-apat. Nagtanong siya kung pang-ilan eh. Pang-apat na to, guys. Pa-thumbs up muna. Okay. Game na tayo. Okay, nabunot na ba ako? Tapos na po yung ruleta. Kaano lang niya eh, kararating lang siguro eh. Okay. Okay, game na tayo. Pwede po sa YouTube. Lalabas po dito pagka dito kayo nag-comment. Lalabas po okay. Yan. Okay. Mag-heart na sila. Airbed. Ba? Kulon. Nauna na yung sagot nila eh. Nauna na yun. Okay, game na tayo. Gamit. Ginagamit natin. Importante to. Okay. Thumbs up na sila. Washing machine. Ha 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 ha. Remote control. Headset. Damit. Lotion. Pencil. Okay. Clue, hindi po natin to sinusuot ha. Mirror key. Lampshade, bag, CP, candle, cellphone, battery, power bank, crayons, Colgate, cellphone, crayons, flashlight! May flashlight doon, Kuya Dan. Hala, bata yung picture. Hanapin natin, sandali. Flashlight. Ang dami. Ito. Si Bria. Ito ba yan? Yan, opo. Si Bria. Yeah. Bria, Naila, Ancheta. Ikaw po ay nanalo sa ating pahulaan ni Game Master Zaida. Flashlight. Ayun po, pinakikira niya. Ayun, Mastercraft na flashlight. Ayun. Mahal yan, ha? Pero napakaliwanag niyan. Opo. Meron ako dati niyan, eh. Tingnan mo naman ang hula ni... Ang hula ni Susain, kumot. Nagdadala ka pala ng kumot pag lumalabas, Susain. Biro lang. Okay. Okay. Yeah, marami mga... Bihira yung nakahula ng flashlight, ha? Okay. Congratulations daw, sabi ni JD Maximo. Yan. Flashlight. Congratulations. So, pang-ilan na ito? Pang-lima na po. Last game na tayo. Oh, itong pang-lima. So, last game na po. So, paalala pong muli, bukas, baka gusto nyo samahan kami,
alas 9 po ng gabi dyan sa Pilipinas sa Talakbayan. Kasama po natin dyan ang ating old Dabur Cadge na si Chairman Nakario at saka ang ating Nightingale ng Tinig Pinoy Radio, si Lawrence Borsich ng Germany, para sa isang oras ng usapang may kinalaman sa ating mahal na bansang Pilipinas. So, samahan po ninyo kami. Meron tayong konting katuwaan din doon. Oo, nakabangyan yeah. sila lahat, Kuya Dan. Okay, maraming okay. salamat po. Okay, guys. Okay. Copy po, sabi ni, ano, ni Mitch Barlan. Okay, guys. Prutas. Pagkain. Binigay ko na agad yung clue, no? Yan. Pagkain daw. Prutas. Pagkain. Yan. Prutas. Kairuman. Kairuman. Ano yung kairuman? Apple. Banana. Banana. Kiwi. Kiwi. Apple. Saging. Papaya. Orange. Ito, madaling mahulaan to. Grapes. Opo. Grapes. Kiwi. Saging. Mangga, si Jefferson. Ang bilis, ha? Andali. Si Jefferson. Ayun, mangga. Jefferson. Talagang ano, eh, ang galing ng paningin ni Saida. Eh. Nakikita niya yung mga ganong bagay. So, mangga po ang nanalo. Yan. So, yan. Napakaraming mga hula, pero meron na pong nanalo. Si Jefferson Grace. Hindi yan, ano, hindi yan yung mangga gamit, ha? Prutas talaga yan, ha? Mangga. Yun. Mangga. Yun. Mangga talaga. Hindi po mangga gamit. Yan. Well, wonderful. Yeah, congratulations po sa inyo lahat. At minsan pa, maraming salamat, Madam Zaida Hasmin. Our, nakabakasyon po ngayon si, ano, si Zaida. Kaya malamang ito, maraming gagawin sa, ano, online. Okay. Kaya yeah. lagi po join dito. Abang-abang kayo, guys. Mm-hmm. Abang kayo. Yeah, abang-abang okay. po kayo. So, ano, goodbye na ba tayo? Goodbye na po, Kuya Dan. Sige, I leave you the privilege to say our goodbyes, Madam Saida. Okay. Guys, maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa Tinig Pinoy Radio at sana po lagi kayong nakasuporta. Tapos abangan niyo din po bukas yung Talakbayan po alas 9 po ng gabi dyan sa inyo. Sunday po 'yon. So guys, again maraming salamat po. Balik po sa iyo ko. Okay. Maraming salamat muli, Game Master Zaid Asmin at sa inyo pong lahat na sumali, nag-comment, nakihula dito sa ating konting games, our continuous thanks and appreciation for your support and effort being with us. Hanggang sa muli po. In fact, bukas po, baka gusto ninyong samahan kami sa Talakbayan sa Tinig Pinoy Radio. Again, thank you. Mahal po namin kayo. Ingat-ingat po. Medyo mainit yan sa atin. Lots of fluids. Inom po tayo lagi ng tubig. Huwag pong alcohol at saka kape, lalo kayong madidehydrate. Okay? Bye-bye! Kasi bye! Yeah. Good night po and bye-bye everyone! Bye! Tinig Pinoy!